Hindi talaga natin kayang pigilan ang paglipas ng bawat oras. Kaya dapat, wala kang sayangin na panahon. Hindi na kasi natin kayang ibalik ang nakaraan. Kaya habang may pagkakataon ka pa, gawin mo na ang lahat ng bagay na mapapagpapasaya sa'yo. Dahil ang nakalipas, mananatili na lang na isang alaala sa bawat darating na bukas. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Sa pagmulat ko ng mga mata ko, agad akong natauhan mula sa liwanag na nagmumula sa bintana ng silid namin ni Kurt. Tanghali na pala. Napasarap ang tulog ko. Tapos, napaupo ako bigla kasi naalala ko ang huling naramdaman ko kagabi. Napahawak ako kay Temtem. Tapos eto, wala, sinilip ko. Bakit wala akong brief? Gising ka na pala, Axel. Mahaba ng tulog mo ah. Wika ni Kurt na eto. Pumasok sa silid. Tapos napansin ko na wala na si Randy. Pati mga gamit niya wala na. Umalis na pala si Randy. Hindi na kita ginising. Sabi kasi niya huwag na daw kitang gisingin. Tapos may sulat siyang iniwan sa'yo. Ayan oh, sa may maliit na lamesa. Wika ni Kurt na eto, nakapamewang pa habang nakatayo sa may pintuan. Kaya eto, kinuha ko yung sulat. Mukhang binasa na ni Kurt ang sulat. Bukas na kasi. Kurt, anong sabi sa sulat? Wala naman siyang sinabi, Axel. Sana lang daw maging magkaibigan pa din kayo. At sana daw alagaan kita. Kasi kapag sinaktan daw kita, bubugbugin niya daw ako. At salamat din daw sa nangyari kagabi. Naging masaya daw siya. Bigla akong kinabahan. Kasi naman yung nangyari kagabi, hindi ko alam yun at wala akong laban sa nangyari. Kurt, sorry yung kagabi. Sorry, wala akong kalaban-laban. Lasing na lasing ako. Hindi ko alam kung anong nangyari. Axel, okay lang. Nag-enjoy naman ako kagabi kahit lasing ka. Nanlalaban si Temtem mo. Ha? Ano, Kurt? Ano ba nangyari kagabi? Wika ako. Nagugulan kasi ako sa sagot ni Kurt. Axel, kagabi kasi alas nakatulog na kayo ni Randy sa sala. Mga 2 AM na siguro yun. Kaya yun, naawa naman ako sa inyo. Kaya kahit nainis ako, inalalayan ko si Randy sa kama mo. At nung ikaw na lang ang naiwan sa mahabang upuan, ayun, masaya. Hello? Bakit Kurt? Ano bang ginawa mo? Wala naman, Axel. Hindi mo din naman maaalala. Tara na, kumain na tayo ng tanghalian. Paksiw na patay ang ulam natin. Wika ni Kurt na mukhang masaya naman dahil sa nangyari kagabi. So, ibig sabihin, siya yung nagsamantala sa akin. Akala ko si Randy. Magagalit talaga ako kung si Randy yun. Kurt, sorry ah. Akala ko si Randy yung gumawa nung kagabi. Subukan niyo lang, Axel.
Baka sa ospital siya dumiretso. Kurt naman, medyo violente ka naman masyado kapag ganun. Kalmahan mo lang. Tsaka ikaw ang mahal ko. Ewan ko sa'yo, Axel. Tara na. Kumain na tayo. Wika ni Kurt na ito. Hinawakan ang kamay ko tapos hinila na niya ako. Papalabas sa kwarto. At saka, sakto talaga, kakain na. Gutom na din kasi talaga ako. At habang kumakain, naiisip ko si Randy. Sana naman, makahanap na din siya ng taong pipiliin siya. At sana, maging masaya na siya. Kurt, nasaan si Aling Yoli? Umalis siya kanina, Axel. Magsisimba lang daw kaso tanghali na. Hindi pa din siya nakaka-uwi. Ah, ganun ba, Kurt? E di sakto pala. Ang alin, Axel? Anong sakto? Yung gagawin sana nating kagabi, Kurt. Ngayon na nating gawin habang tayo lang ang tao dito. Axel, alam mo, Sunday ngayon. Magsimba tayo para mabawasan yung kaanuhan mo. Kay Kurt naman ni. Daya mo talaga. Axel, ano ka ba? Yun na lang lagi ang laman ng isip mo. Okay, sige. Magsimba tayo, Kurt. At ipagdadasal ko na. Umayag ka na. Axel, bad ka. Ayoko, masakit nun eh. Kurt, hindi masakit yun. Hey, Axel, ayoko. Alam mo, Kurt, ganyan na ganyan yung mga gusto ko. Yung kunwari ayaw sa simula. Pero kapag natikman eh, di na mapigilan. Axel, hindi yan totoo. Ayoko talaga. Bahala ko. Sige na nga. Hindi na, Kurt. Pero kung gusto mo na, sabi ka lang, ha? Eh. Axel, ano ba? Nasa harapan tayo ng pagkain. Eh, ano naman, Kurt? Kung gusto mo, eh, ninudin yung andito sa may ilalim ng lamesa. Axel, grabe ka. Ako, dapat talaga magsimba tayo para mabawasan yung kaanuhan mo. Oo na. Sisimba na. Pero Kurt, galit na si Temtem. Kainin mo din daw. Axel, ayaw ko sa'yo. Mamaya na lang. Eh, sabay tayo maligo. Kurt, ikaw ah. Gusto mo din naman. Sabay lang, Axel. Walang ganun. Sige, Kurt. Walang ganun. Sabi mo yan, ha? Kaya naman nito. Matapos makakain, maliligo na kami. Nauna na ako sa banyo. Si Kurt kasi naglilinis pa sa kusina. Hindi ko na nga lang nilaki yung pinto sa banyo. Para papasok na lang siya. Kaya ito, habang naghihintay ako kay Kurt, nakaupo lang ako sa trono. At nang bumukas ang pinto, hello, si Kurt. Parang babae. Natatawa tuloy ako kasi naman, nakatapis siya ng tuwalya hanggang sa dibdib. Diyos ko, baklita.